Magandang araw mga ka-eShop. Mayroon tayong gagawin Skyward. Problema niyan ay Yan, nagpi-flicker siya. Yun o. So, ang flicker nito ay nasa taas. Yun, nasa taas yung flicker niya. Yung sa baba natin ay normal. Yun o. So, sa taas yung flicker. Okay, buksan natin. Tingnan natin kung magawa natin ng paraan to. So, ito yung model nito mga ka-eShop. Yan o. Skyward. So, unang sira to. Buo pa yung cell yun nito. So, ngayon palang nagawa to. Ngayon palang pinagawa. Tayo unang bubukas nito. Okay. So, ito na mga ka-eShop. Nabuksan na natin yung unit. Power supply, Tcon board, main board. So, gumamit siya ng ganyang main board. Smart na rin siya. Tapos, Tcon nito ganito. LG. Oh, LG nga siya. Sana madali natin to. Sayang naman. Flicker sa taas ng screen. So, sana makuha natin yung sira nito. Ito. Hahang natin to. Alamin natin kung saan side ang may problema. Saka tayo mag magic tape. Testing natin. So, yan siya. Plain white lang siya. Walang display yung nakakabit natin na ribbon. So, ito nakakabit natin. Ito nakahang. Walang display. So, kabit natin to. Ito tanggalin natin. Okay. Bali, ito yung tinanggal natin. Ito yung nakakabit. Tingnan natin kung mayroong picture. So, wala din siyang picture. Pero yung screen nito, yun, meron siyang guwit-guwit doon, no? Sa dulo. So, parang itong side na to ang mayroong problema. O sa kabilang side. Yung plane kanina, yun, papaliwanag ko. So, nung kinabit natin ito, tapos nakahang to, nagkaroon ng parang bar line yung ating screen. Tapos, gumagalaw. Ibig sabihin, nung ito nakakabit, tapos ito nakatanggal, plain white yung side na to. Pero yung side na to, blanco. Pero wala siyang bar line. So, ibig sabihin, pwedeng buo ito. Buo yung side na to, ang problema dito. Kasi nung kinabit natin to, nagkaroon siya ng bar lines. Yun o. Oh. Yan. So, dyan yung flicker niya. Yun. So, dito yung side na to ang mayroong flicker. Itong side na to ang may flicker. So, kakabit natin to. Hahanapin natin yung signal dito na nagkakaroon siya ng flicker. So, ito na mga ka-eShop. Bali, mag susukat tayo ngayon. Hahanapin ngayon natin yung sirkuito na nagpi-flicker dahil yun yung lalagyan natin ng tape. So, ito normal. Ito, normal din. Itong isa. So, normal din to. Ito, normal din. Normal din to. So, ito yung pabago-bago na supply natin. So, yon. Nakita nyo ba?
Yan yung pabago-bago na signal. Yan ngayon yung kailangan natin i-block. Yan. So magkatabi sila. Magkatabi sila dito sa pin, malabo lang. Pero isa-zoom in natin mamaya. So ito, iba na ito. Yan, iba na. So tandaan na natin yung signal na kailangan natin i-block. Zoom lang natin ha. Ayan ha mga ka-eShop. May nakasulat naman sa ating board eh. Kaya hindi tayo masyadong malito. Ito siya. Ayan. Yung patayin ko muna ha. Baka masundot natin. So ito. Ito yung Bcom tap. Tapos yung sunod niyan ay Bcom button. Tapos sunod niyan BST. Ito ngayon yung supply na atin ibablock. Yung magkatabing ito. Ito. Ito yung dalawang nagpapalit-palit ng supply. So, ito yung mga clock natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yung tatakpan natin itong BG, it's a add saka BGH7. So yan yung ibablock natin. Una nating i-block itong dalawa. So magbibilang tayo ng pin dito mamaya kung ipang ilan siya. So ayan, kita naman siya kung pang ilang pin. 1, 2. Mamaya bilangin natin yan kung ilang pin yan. Ang pin na tatakpan natin dito ay 9 and 10. So magbibilang tayo dito. 2, 4, 6, 8, 9, and 10. So dito. Ayan, ito. Malaki yung tape natin, no? Ah, pwede. Okay, ito na, nalagyan na natin yung pin 9 and 10. So, try natin yan kung gagana. So, ito lang ang mahirap sa mga tape method na to mga ka-eShop. Kasi minsan yung signal na kailangan lang natin i-block, minsan hindi siya gumagana. Minsan, nawawala nga yung clicker pero may naiiwan. May mga bakat na naiiwan siya. So, ang gagawin na lang natin dyan, dahil may mga bakat na naiiwan, magta-try ulit tayo. Kanina kasi nag-try tayo dito, yung tinakpan natin yung signal na BGH add saka BGH even. So, yung tinakpan natin yan, hindi nga siya nag-flicker, pero may bakat siya. Kumbaga, magaspang yung screen niya. Pumangit yung screen. So ang ginawa na lang natin, nag-adjust pa tayo, nag-blocky tayo ng tape. Pag mga ganito kasing sira, hindi naman kasi basta-basta yung mga signal na yan, yun lang yung lalagyan natin. Yung kumbaga, hahanapin mo yung signal na nagluloko talaga. So dahil ang mga ganitong LCD, dalawa naman yung signal nito magkabilaan. So pwedeng kahit takpan natin isang set na yon, basta magnormal yung screen, pwedeng okay siya doon, basta magnormal yung screen. Pero pag nagtakip tayo tapos hindi nagnormal yung screen, hindi pwede yon. Sa akin kasi, sa mga na-trouble ko na, na-repair ko na, halos hindi ako tumatama sa pin. May minsan tumatama tayo sa pin na kailangan natin i-block, pero may problema pa rin yung screen natin. Kaya ang ginagawa ko minsan,
nilalakihan ko na yung tape method. Kumbaga, binablock ko na lahat ng signal sa side na yon. Kung anong side na may problema, lahat ng signal doon, binablock ko na. Kagaya nito, binlock ko na lahat ng signal dito. So, napansin nyo ba yung tape natin? Yun, oh, ang lapad niyan. So, halos daming dumadaan. So, halos isang set na ng signal natin na yan ang tinakpan natin. So, sa ganitong step, sa ganitong paraan, nagno-normal yung screen natin. Tingnan nyo. Yun. Nakasong lang tayo. Yun. Normal yung screen natin. Hindi siya nag-flicker. Yun, oh. So, walang flicker yung screen natin pag yun ang laki ng tinape natin. Yun, normal, oh. Pansin nyo ba, walang flicker. So, kahit dito, wala din flicker. So, taas, baba. Makinis pa rin yung screen natin, mga ka-eShop. Wala siyang guwit-guwit. Ayan. Bigat. So, kahit ganun kalaki yung tinipan natin, normal pa rin yung screen natin. So, hanggang dito na lang yung ating troubleshooting nito. Pero, oobserbahan pa rin natin to kung talagang normal na siya sa buong araw natin siyang gagamitin. Kung normal. Sasarado ko lang siya o papakita ko ulit yung tape natin. Bubunutin ko lang. Tapos, papakita natin yung tape. Para makita nyo yung kapal ng tape na ating nilagyan. Zoom natin. Yan, kitang-kita. Pati dumi ng kamay ko, kitang-kita. Ano? Sana. So, yan, no? Nakita nyo ba yung tape natin? Kaya lang medyo tabingi lang siya. Pero pasok pa rin siya. Sana yung tanturo natin. So mula dito, nag-tape tayo hanggang saan siya? So hanggang dito. Yun, no? Lapad, di ba? Halos lahat to natakpan na natin siya, mga ka-eShop. So effective naman siya. Yun, no? Hanggang dito, naubos natin, bilangin natin. So, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, mga nasa 14 pin ang natakpan natin. 14 pin. So, sa 14 pin na yon na natakpan natin ay normal yung picture natin. Try natin power on. Para makita nyo talaga siyang... Sana skyward. Ayun, o. Oh. Yan, normal yung picture. Walang flicker. Pati sa baba, wala rin. Yun, naglo-loading siya. Yun, no? Mula dito hanggang sa baba, okay, walang problema yung screen natin. Yun. So okay siya, effective siya pag ganitong setup. So ito na, testing na natin yung Skyward natin. Pa-power on lang natin to. Yun. Okay na siya, hindi na siya nag-flicker. At yung taas na side natin ay okay na rin siya. So, mamaya pag may picture, tingnan natin kung okay na siya. At kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapagpuna dyan sa mga mali na step na mga ginagawa ko, pwede mag-comment na lang kayo sa ating comment section para malaman din natin. At
dagdag kaalaman din. So okay na siya. Ayan o. So okay siya, wala na siyang flicker. Normal naman yung screen natin. So sa ganong kalaki na tape method natin, gumana siya, normal yung screen. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat, mga ka-eShop. Shoutout lang tayo. Ito, shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat, mga ka-eShop. Shoutout sa inyong lahat, mga ka-eShop. Yan. Maraming salamat sa suporta nyo.